Yo, what's up guys? What's up mga daddies? What's up mga babies? At nagbabalik po ang batang makulit. Pero ang batang makulit, di pa rin natin siya kasama ngayon dahil mahalaga at importante pa rin ang pag-uusapan natin. So yun, kung bago lang po kayo sa aming channel, don't forget to click subscribe, hit mo na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos ng batang makulit. Like and follow na lang din po nating Facebook page, Baby Francesca Vlogs. So yun, for today's vlog mga daddies is pag-uusapan natin yung regarding sa akop ng SSS. So yun, umpisa na natin. At ayun na nga mga daddies, ano nga po ba ang akop or tinatawag na Annual Confirmation of Pensioners Program. So yun, sinasagawa siya mga daddies taon-taon para tuloy-tuloy ang pagtanggap ng pension ng mga pensioners natin. Then dito din malalaman ni SSS kung buhay pa yung pensioner. So yun, sa bagong guidelines nga ni SSS, nagkaroon na po ng exemption regarding sa pagpapasa ng ACOP or Annual Confirmation of Pensioners Program. So sino-sino nga po ba yung mga naging exempted? So sila po yung mga retiree pensioner na hindi na po nakakapagtrabaho at may edad na 60 years old and above. Then sila din yung nakahit na ng requirements ni SSS na 120 contribution. Pero ang naging exempted dyan mga daddies is yung 85 years old pababa. So yung mga 85 years old pataas, sila pa rin yung still na magpapasa ng AKOP. Then para naman sa mga ibang pensioners gaya ng death pensioners, sila yung mga asawa na namatayan na beneficiary ni SSS. Then yung mga disability pensioners, then yung gaya ng sabi ko, yung mga retiree pensioners. So sila lang po yung hindi exempted sa pagpapasa ng ako. Basta ang exempted lang mga daddies is yung retiree pensioner na 85 years old pababa. Then ano po yung mga way at paraan para makapag-report kayo or makapagpasa kayo ng AKOP ninyo? Number one mga daddies is pwede kayong magpasa sa pinakamalapit na SSS branch sa inyo. So dahil via Dropbox na siya mga daddies, yung AKOP requirements ninyo is dapat nakalagay sa brown envelope and dapat nakasin siya. Then sa labas ng envelope, dapat naka-indicate yung details ng pensioners. So ano ba yung requirements? Number one is yung fully accomplished na AKOP form. Then dalawang photocopy ng valid IDs. Then pwede rin naman kayo mag-send via email. So ang gagawin nyo lang mga daddies is kanyo yung requirements, yung AKOP form, then yung dalawang valid IDs, iscan nyo, then send nyo sa email na ito, ofw.relation@sss.gov.ph at members_relation@sss.gov.ph. So may dalawang options po tayo para makapagpasa ng AKOP requirements. So para naman sa mga foreign na pensioners ng SSS or nakatira sa ibang bansa, pwede po kayong mag-email naman para makapag-set po kayo ng appointment via Skype. So ang i-email nyo lang mga daddies is yung same lang na requirements na hinahanap ni SSS, yung AKOP form, then dalawang valid ID. So scan lang din, then send sa email na nabanggit kanina. Ito siya. Then after sending email mga daddies, antay nyo lang yung reply ni SSS kung kailan yung schedule ng appointment ninyo via Skype. Then para naman sa mga pensioners na hindi na nakakalakad or may disability, so pwede po kayong kumuha ng inyong representative mga daddies na pwedeng magpasa ng requirements ninyo. So ang gagawin nyo lang mga daddies, dalawang step lang din. It's either pipili kayo doon sa number one, yung pagpasa sa SSS branch, or mag-i-email kayo sa nabanggit na mga email address. So ang requirements naman para sa mga hindi nakakalakad or may disability mga daddies is same lang, pero may additional lang na requirements. So kailangan nyo yung AKOP form, then dalawang valid IDs, then yung nadagdag na dalawang requirements is yung
picture ng pensioners na may hawak na newspaper. So, dapat yung newspaper na hawak niya is updated and latest siya, mga daddies. Kung anong araw or kung kailan nyo i-accomplish yung requirements ninyo. Then, yung isang additional is barangay certificate na buhay pa yung pensioner. So, yun mga daddies, yan lang po para sa araw na ito. So, yun, hope na nakapagbigay ako ng konting tips and ideas regarding sa ACOP ni SSS. So, yun, kung nagustuhan nyo itong video na to, like, share, and comment lang po. And don't forget to click subscribe, hit mo na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos ng Bata Makulit. Like and follow na lang din po nating Facebook page, Baby Francesca Vlogs.